Mga kaibigan at mga kapatid, maraming salamat po. Sa pangalan po ng tunay at nag-iisa, ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ni Father Lahi, ako po si Elder Bear. Magandang gabi po sa inyo lahat. At huwag niyong kalilimutan, babalik ako bukas, alas 2:30 na madaling araw. Maraming salamat, magandang gabi po at mabuhay tayong lahat. Alarma 558. Ang solusyon ng problema ng nasyonal ay magsisimula sa magigiting na kapitan ng barangay. Guardyado ang publiko, kapayapaan at seguridad, sigurado. Kung wala magreklamo sa pulis na yun, hindi mahuhuli. Alarma 558. Ang programang una sa balitang barangay. Problema natin dyan, yung inuman ng kalsada. Wala na ulan. Programang ora mismo kung umaksyon. Iwan din ako sa barangay, magsasanib dito sa Alarma 558. Gabi-gabi ito, ha? Si Katoni Arevalo, Alarma 558. Alas 9 hanggang alas 12 ng hating gabi sa DZXL. That portion was brought to you by Mapicon, celebrating 55 years. Kung kailangan mo. Tay, kamot niyo po. May sakit si tatay. Di ko siya pababayaan. Kaagapay ko dito, The Generics Pharmacy. The Generics Pharmacy. Sa sandaling kailangan mo ko. Ang resetang sigurado, may generics. Magre-reseta ba si Doc ng masama sa'yo? Tandaan, basta generics at gamot pang maintenance, TGP, The Generics Pharmacy. Nandito ang reseta ng doktor. Now with over 1,800 branches nationwide to serve you. DZXL 558, nangunguna sa inyong mga radyo. Maaasahang public service, DZXL 558. Magandang gabi po mga katipon sa Pilipinas. Ito po ang ating katipunan. Muling sumasa inyo mga tagapakinig upang magbigay ng mahalagang impormasyon, magbigay liwanag at higit sa lahat. Makinig sa inyo mga daing at kuro-kuro inggil sa mga problemang patuloy na nagpapahirap sa ating kalagayan at kabuhayan. Sa susunod na oras, sisikapin po namin ipaliwanag ang iba-ibang bahagi ng ating ekonomiya at ang mga mabibigat pang local and international issues na may malaking epekto sa ating buhay at kinabukasan. Ito po ang inyong katipon na si Butch Valdes, kasama ang iba pa nating katipon dito mula sa Save the Nation Movement. Narito po si na, siyempre ang head convener ng Save the Nation. Andito po si Lemy Rojas, andito din si Cathy Cruz at si Ver Archivido. Nagaanyaya sa po sa inyo na makibahagi sa ating talakayan sa pagsusuri ng mga kasalukuyang problema at paghahanap ng kaukulang solusyon. Magandang gabi po sa lahat. Ayun. Magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig sa aming palatunto ng Save the Nation Movement. Unang-una kung babating kabot yung mga nakikinig sa atin, ang mga miyembro natin sa Save the Nation Movement sa Luzon, Visayas at maging sa Mindanao. Mm-hmm. Batiin din natin yung ating mga kaibigan sa militar at saka sa kapulisan. Mm-hmm.
yung aking mga kabalen, siyempre, babatiin ko na isang Maya Pabengi. Kay Kongan. So, kabot yung ano, merong isang konting hingin kong panalangin sa mga taga Magumbali at saka yung sa Barangka. Kasi yung pamangking ko, si Mario Rojas, kalalabas lang sa ospital eh. Sana magpatuloy ang kanyang paggaling. Okay. Yan. Mario Rojas, ha? Hindi Mar Rojas yan, ha? Hindi, Mario. Mario, ha? Mario Rojas. Hindi po si Mar Rojas ang kakagaling lang sa ospital. At, ang pagdadasal po natin, Mario Rojas. Mario yeah. Rojas. Ano mo yung pamangkin mo? Ko. Okay, sana gumaling na siya. Yeah. So, okay. Batiin ko rin, kabot si Richard Chan. Isa na siyang ganap na professional mechanical engineer at chief engineer ng Heritage Hotel. Oh, very good. Si, siyempre, hindi natin makalimutan batiin sila Julius, si Bert Lusada, si Albino. Ito yan. Mga poste ng ano, di ba? Oo, yung mga sa PSME. Mga PSME. Kasama natin sa ano yan, kapot sa Save the Nation, yung magpirmahan tayo ng ano. Signatory sila ng ano. Signatory sila. Pati alam mo pa, marami pang mga ano, sila Lakay, no? Oo. Si Lakay, signatory yan. Ano ng full name ni Lakay? Gonzales. Gonzalo. Tsaka si, ano, si Abe, si Mike. Mike. Si Mike. Tsaka kamot yung mga ano, electrical engineer. Ha? Mga electrical engineer. Oo. Nandiyan yung presidente nila. Na kasama natin sa nagpirmahan. Right, very good. Very good. Sa batiin ko rin kabot lahat ng mga senior citizen na kakukuha natin, kalinya na natin, yung double citizens na tayo, kabot, di ba, Filipino at saka senior. Oo nga, no. Dual citizen. Dual citizen na tayo. Citizens tayo. So, batiin natin din sila Ray, sila JR, si Tinoy, si Andy, si Bong, si Joby, si JB. At saka yung kabot, yung nakikinig sa atin sa Singapore, si Nat Sinyeres, nandito na. Siguro, yan, baka nakikinig sigurado sa atin yan kabot, si Nat Sinyeres. Isa siyang mechanical engineer. Ang trabaho nila kabot doon, yung sila gumagawa ng mga platform ng mga ano, mga rig. Mga oil rig. Oil rig, malalaki yung mga tori yan, di ba? So, yun lang ha, kabot, magandang gabi po sa inyong lahat. Very good. Yung ano mo, yun. Yun, binabati ko pala yung dati kong girlfriend, kabot, no, ka, ano? Delikado. Delikado. Amin, iulog ako sa kotse mamaya pa uwi. Diyos Maray na Banggi sa Indong Gabos na mga kabanwa. Magandang-magandang gabi po sa lahat ng mga tagapakinig at mga masugid na tagasubaybay ng ating katipunan ni Professor Butch Valdes. Siyempre, pinapakinggan pa rin tayo sa pamagitan pa rin ng telepono tuloy, ng radyo at siyempre ng internet. At siyempre, happy listening po kay Archbishop Oscar Cruz at kay... Makakapanayam natin mamaya at tabayanan niyo po si Archbishop Cruz. At syempre, yung presidente ng Philippine Science Journalist Mega Manila, lalo na kay Tita Esther Gallardo at kay Tita Joby Prudencio dyan sa Project 3 Quezon City. No? At gayon din na magandang pakikinig din, magandang gabi kahit maulan at may bagyo. Kay Dr. Miel Kalimbas, yung pong kaibigan kong optometrist, Sir Butch. At syempre, ang QCPDPIO na si Titoy Kuden na walang sawa po na binibigyan tayo ng impormasyon kaugnay sa mga ginagawa at aktibidad pa rin ng ating mga kagawad ng pulisya. Yan. At syempre, yung ating mga taga-Bataan, mga taga-Bagak at Penelco, yung sa Bagak Rural Bank, mga kaibigan ni Professor Butch Valdes. At gayon din po kay Sister Adele. At hindi ko pwede kalimutan syempre yan, si Engineer Mauro Marcelo, sila Ma'am Corazon Baluyot, si Jose Manalo, at syempre yung ating magiting at napakagaling din na Secretary ng Department of Energy, si Alfonso Cusi, at yung kanyang PIO na si Ma'am Pamsi Chuseco. At gayon din siyempre kay Retired General Victor Corpus. Magandang gabi po sa inyo. At sa lahat ng mga magsasaka natin sa buong Pilipinas, mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, ang National pala, Confederation. Yes, noong last weekend, the birthday yata ni Mentong.
Mentong Laurel. Happy birthday. Happy birthday sa tapos, kanya. Tapos, sino pa ba? Ah, si ano pala? Si Dean Roger Posadas po. Birthday niya po bukas. No? So, happy birthday sa iyo din. No? Opo. At syempre sa lahat ng mga kabataan natin, sa mga doktor at sa lahat ng mga professional. Sa ating mga taxi drivers, ingat po dahil alam kong maulan at medyo madulas po ngayon ang ating mga kalsada. At sama-sama po tayong manindigan sa katotohanan nang hindi po tuloy ang mawasak ang ating lipunan. Cathy Cruz po ng Save the Nation Movement. Yung palang mga ano, si Mauro, kasama ko siya dun sa isang conference ng Philippine Chamber of Philippine ano Chamber Chamber of Commerce. Chamber of Commerce of the Philippine Islands. Ito po yung CCPI. Siya ang kauna-unahang pong chamber na ng mga pangangalakal dito sa Pilipinas. It was organized more than 100 years ago, I think 1898, somewhere there. No, and it has been buhay na buhay pa po yan, no? Pero nung panahon po ni Marcos, ang ginawa niya, kasi syempre iba na yung mga nature ng mga negosyante noon. Ginawa niyang merong PCCI, dati magkaroon sila ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Tapos yung pong commerce tsaka industry, iba na naman ng ano, nagkaroon po ng Chamber of Philippine Chamber of Commerce, tapos meron na ngayon Philippine Chamber of Industries naman, no? But these are all parang anak ito ng Chamber of Commerce of Philippine Islands, no? At marami pa pong mga miyembro dyan, no? All of these old companies that are still functioning, no? And operating, kasi hindi naman 100 years old, pero meron pong mga iba, mga 25, 30 year old corporations that are still operating, and they are tumutulak pa po yan. And new members are coming in dito sa chamber, Chamber of Commerce of Philippine Islands. Na nabubulol na ako eh. Ngayon, ang presidente po yung si Nonoy Yulo, at ang chairman emeritus ay walang iba kundi itong very well-respected businessman and mining. He was president of mining companies at that time. Si Mr. Ramon, Attorney Ramon Pedrosa. Anyway, nagkaroon ng conference dyan at dun sa kanilang lugar sa Intramuros, at pinag-usapan namin itong nuclear plant, no? At ang mga benepisyong matatamo natin dyan na organized by the chamber. At ando nga si Mauro Marcelo, no? Engineer Mauro Marcelo. Pero hindi na kami masyadong nakapagkwentuhan dahil mabilis na nang naumpisahan yung ano yung conference. Anyway, I just wanted to greet him and thank you and thank him for being there, no? Kasi ako po yung ginawang honorary member PI. CCPI na lang. CCPI. Ba't ba ako nabubulol ngayon? Anyway, so CCPI. So, thank you for being there. Maganda yung talakayan noon. Okay, good evening. Ako po si Vera Archivido mula po sa Save the Nation, of course, Larouche Movement. At binabati natin lahat ng sumusubaybay sa ating mga social media accounts at maging sa mga nagtitext sa atin, no? At sa lahat, no, sila Benny, ayan, magandang gabi sa inyo sa mga nagtitext sa atin, sina Victor Mendoza at marami pang iba, no? At dun sa mga iba, kabot nito lang natin na paghalaman, tinetext natin yung iba nating texter, yung pala, parang parang sent na nakasulat dito, pero hindi pala napadala, no? So, I think yun, ayan, pagpasensya nyo na po. Later on, i-text po natin ulit kayo.
Ayan, sama-sama po tayo matuto ngayong gabi. Okay, ang ating po katipunan text ay 0917-964-8818. Ulitin ko po kung meron po kayong gustong padalang messages, comments, questions na 0917-964-8818. At kung gusto po ninyong sumali sa ating talakayan, ang ating pong numbers are 882-2374, 882-2376, at 882-2378. And if you want to watch us and listen, while you're listening to us, going to the internet, i-google nyo na lang po. rmnnews.com/TV. No? rmnnews.com. O kaya makikita nyo na po, mahanap nyo na kami doon. Also, don't forget, please, if you want to know what's going on around the world 24/7, no? Ito pong larouchepac.com, LarouchePac.com. And of course, if you want to send us email, our email address, larouchephilippines@gmail.com. Okay, we'll ask Cathy again to read to us ito pong madalas niyang binabasa, and we find it still very relevant, especially under the present circumstances. Ito pong tatlong agarang hakbangin para sa kaligtasan ng ating bansa. Ito po yung deklarasyon ng Save the Nation movement. No? Three urgent steps for the survival of our nation. Tatlong agarang hagbangin para sa kaligtasan ng ating bansa. Deklarasyon. Tatlong agarang hakbangin para sa kaligtasan ng ating bansa. Habang ang buong mundo ay dumaranas ng malawakang pagguho ng pandaidigang ekonomiya at sistemang pananalapi, sa kabila ng marami at paulit-ulit na mababala ng Larouche Movement, ang isang pabayang pamahalaan, mga walang kakayanang mga tagapamahalang ekonomista at mga litong mamamayan ay walang magawa't na katunganga na lamang sa walang humpay na pagtaas sa presyo ng mga bilihin. Habang ang mga patakarang pang-ekonomiya gaya ng malayang pag-aangkat o import liberalization, pagsasapribado at deregulasyon, maging ang ating pag-angkop bilang isang ekonomiyang naninilbihan na lubhang nakasandal lamang sa pangingibang bansa ng mga Pilipino bilang mga alila, sa halip na paunlarin ang ating pansakahang industriyal na naglilikha ng tunay na trabaho, ay napatunayang naging daan upang sirain ang kakayanan ng ating lipunan na manatili bilang isang bansa. Habang ang sistemang floating exchange rates na ipinatupad noong 1971 hanggang 1972 ang nagsilbing paraan upang ang mga sakim at ganid na nagpapautang sa buong mundo, ang Inter-Alpha Group o mga institusyong pinansyal na kinakatawan ng IMF na magpataw ng paulit-ulit at walang humpay na pagpapaliit ng halaga o devaluation sa ating pananalapi, nang sa gayon ay kusa at malupit na nadaragdagan ang ating nakaimbak na utang panlabas at imoral na pagbabayad nito. Habang ang ating bansa ay isinuong sa halos lubos na pag-asa lamang sa pag-aangkat ng langis sa pamamagitan ng pagbasura ng maaring naging pangunahing pinagmumulan ng pinakamatipid, maaasahan at katutubong pagkukunan ng enerhiya, ang Bataan Nuclear Power Plant. Habang ang kasalukuyang umiiral na kalagayan ng buhay ay malubhang lumalala sa antas na hindi pa nararanasan sa kasaysayan at sa hindi matiis na kalagayan
kung saan ang kawalang pag-asa at pagsuko na lamang ang nakayayanig na katotohanang hinaharap ng mga kinalimutang mga Pilipino. Habang ang makapangyarihang mga politiko, maimpluwensyang negosyante at mga ikonokwak sa edukasyon ay nagkaisa na iligaw ang mamamayan sa paraan ng mga dinoktor na survey, gawa-gawang istatistika, mapanlinlang na propaganda at maling edukasyon. Habang ang ating mga kababayan ay hinahandugan ng mga libangang pampulitika na halos hindi naiiba sa mga pang-araw-araw na telenovela ng mga politiko na inaalok ang kanilang mga sarili bilang panghaliling mga pinuno, siksik sa mabulaklak na pananalita ngunit salat at hubad sa mga dakilang kaisipan ay patunay lamang ng kanilang kakulangang karunungan at pag-uunawa sa mga suliranin at ang kakapusan ng hinihiling na kagitingan upang gawin ang tama at harapin ang tunay na suliranin upang mailigtas ang mga buhay ng mga nagugutom na Pilipino. Habang tayo patuloy sa paglala patungo sa kaguluhan at anarkiya, dumaranas ng pagkawalang kakayanan ng pamahalaan upang ipagkaloob ang mga pangunahing paglilingkod sa pangangalagang pangkalusugan at pangkapayapaan at pangkaayusan na dinagdagan pa ng paglaganap ng mga kriminal politiko na warlords na sangkot sa weteng, droga at buong pagmamataas na namamayagpag ng walang pakundangan. Panahon na upang isakatuparan ang ating karapatan at tuparin ang ating mga tungkulin bilang mga mamamayan at mga makabayan ng Republika ng Pilipinas. Naobligahin itong kasalukuyang pamahalaan na ipatupad ang mga agarang pangunahing hakbangin para sa kaligtasan ng ating bansa upang agad na maiwasan ang karagdagang pagbubuwis ng buhay ng mga Pilipino dahil sa gutom at karamdaman at mabigyan ng katiyakan ang pag-unlad ng mga susunod na salinlahi. Sa mga layuning ito, mariin naming iminumungkahi ang mga sumusunod na agaran at nararapat na mga hakbangin na dapat ipatupad sa lalong madaling panahon. Una, ang agad na pagpapatupad ng isang malawakang may bisang agham na infrastrukturang programang pambansang paglikha ng pagkain o science-driven, infrastructure-based, massive national food production program upang paramihin ng ikalawa, ikatlo o ikaapat na beses ang panustos ng pagkain, pinangungunahan ng gobyerno at lahat ng kanyang mga sangay, pampribadong sektor at mga samahang sibika. Ito ang dapat maging pangunahing proyekto ng gobyerno bilang pasimulang pangtanggol laban sa pinakmalbuhang inflasyon o hyperinflation. Ikalawa, ang pagpapaandar ng Bataan Nuclear Power Plant bilang bahagi ng isang programang pagpapaunlad ng enerhiya na binubuo ng lahat ng uri na mamapagkukunan ng enerhiya at agad na magtatag ng programa sa pagpapaunlad ng enerhiyang nuklear, hindi lamang upang magbigay ng pinakamalinis at pinakamatipid na kuryente, maaasahang mapagkukunan ng enerhiya para sa pag-unlad ng pansakang industrial, patubig at mga pamamahalang pangasiwaang panubig o irrigation and water management systems, mga sistemang pangmaramihang sasakyan na pangkalahatan o mass transit systems, kundi upang siyasatin pa ang iba pa nitong makapakinabangan, partikular ang paggawa ng maiinom na tubig mula sa mga plantang pinaandar ng nuklear na nag-aalis ng asin sa tubig dagat o nuclear power desalination plants, ang paglikha ng mga isotopes na ginagamit sa makabagong mga pasilidad ng paggamutan at ang paggamit ng hydrogen bilang pamalit na mapagkukunan ng panggatong. Ikatlo,
ang paghayag ng pagliban ng pagbabayad ng utang panlabas. Ngayon ay higit sa 10 bilyong dolyar bawat taon pagbayad ng malupit pasakit ng mga utang na natamo lamang sa pagpapaliit ng halaga ng ating piso at tinitipon sa pamamagitan ng mabisang pagpapatupad ng value-added tax o isang uri ng buwis para sa lahat ng mga naminili at kumukonsumo, pagtaas ng singil sa kuryente at tubig, buwis sa paggamit ng kalsada o highway toll fees, pagtaas ng singil sa iba pang mga infrastrukturang pampubliko at makalakal na lubhang pinabibigat ang buhay ng mamamayan. Hindi lamang ang mga ito ang sagot sa mga pinakamalalang suliranin ng ating bansa, ngunit kung tayo ay kikilos bilang isang bansa sa pagharap sa isang mapanluray na paparating na pandaigdigang krisis pang-ekonomiya. Ang agarang pagkilos sa ganitong mga pamamaraan ay kinakailangan. Ang alternatibo ay isang antas ng tagutom at kamatayan na hindi pa nararanasan sa ating kasaysayan. Ang tunay na pamumuno ay inaasahang paglilingkuran ang kapakanan ng mga mamamayan at wala nang iba pa. Siya ay inaasahang maghahatid ng katotohanan lamang at hindi makasinungalingan. Siya ay inaasahang magliligtas ng buhay at hindi sirain ito. Kung itong kasalukuyang pamahalaan ay patuloy na pagtataksilan ang kanyang sinumpaang tungkulin at maging sanhi ng labis na paghihirap at pasakit na lalagpas sa kakayanan ng pasensya at pagtitiis ng mga Pilipino, nanganganibang gobyerno na mapalitan sa pamamagitan ng malayang kalooban ng mga mamamayan kahit ito pa ay nangangahulugan ng pagbuwis ng kanilang mga buhay. Nananawagan kami sa lahat ng mamakabayan at umiibig sa ating bansa na sumama sa amin na labanan ang kasamaan na lumikha ng kasalukuyang mapasakit na ito. Samahan ninyo kaming ukitin ang isang magandang kinabukasan para sa ating kabataan. Kumilos tayong may pagkakaisa sa mga itinataas ang dangal ng mga tao bilang natatanging nilalang sa wangis ng Diyos, pinagkalooban ng mga hindi mahiwalay na karapatan sa buhay, kasarinlan at pagkamit ng tunay na kaligayahan, kasabay ng mga tunay na patriotiko ng lahat ng mga malalayang bansa. Talunin natin ang makapangyarihang nais wasakin ang diwa at layunin ng tao upang tumuklas ng katotohanan na kung wala nito ay hindi maaaring magkaroon ng katarungan, walang kapayapaan at walang kaunlaran. Ito ang mga prinsipyong huhubog ng saligan ng isang panibagong pandaigdigang muling pagsilang o a new global renaissance. Isang bago at makatarungang pandaigdigang sistema pang-ekonomiya o a new just economic world order. Isang daigdig ng kapayapaan at kaunlaran para sa lahat. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas, nilagdaan Save the Nation Movement. Bilang pharmacist, tama namin ang paghihirap nyo. Kaya kami, sa The Generics Pharmacy, handang tumulong sa inyo. Maaasahan nyo kami. The Generics Pharmacy. Ang resetang sigurado, may generics. Magre-reseta ba si Doc ng masama sa'yo? Tandaan, basta generics at gamot pang maintenance, TGP, The Generics Pharmacy. Nandito ang reseta ng doktor. Now with over 1,800 branches nationwide to serve you. DZXL 558 nangunguna sa inyong mga radyo. O
Okay, balik po tayo dito sa ating katipunan. Ito po ang inyong katipunan na si Butch Valdes at kakatapos lang po basahin ni Cathy. Ito pong tatlong agarang hakbangin para sa kaligtasan ng ating bansa. Three urgent steps for the survival of our nation. Yan po ang deklarasyon ng Save the Nation Movement. Okay, tomorrow, I think, papunta si Presidente Duterte at ang kanyang mga kasama sa gobyerno at mga businessman din. Papunta na rin sa China bukas at para makipag-usap. No? At mukhang everybody is excited as to what new businesses can be put up here. No? Lalong-lalo na dito sa areas ng infrastructure. No? Kasi sigurado ang papag-usapan dyan itong mga fast rail transit systems. Madalas natin pinag-uusapan yan, yung circumferential railway system sa Mindanao, no? Paikot, no? Ng buong Mindanao, tapos crisscrossing Mindanao. Nako, ang laking epekto ito dito sa peace and order, no? In terms of generation of jobs, at talagang pag maglagay ka ng ganyan, dadami ang pangangalakal eh. Magkakaroon ng maraming investments. Hindi lang yun. Kalemi, di ba, pinag-uusapan na, nagsalita na si Presidente Duterte hinggil dito naman sa mga energy, nuclear energy, at ipapasok na rin niya yung ipapasok na niya yung nuclear energy sa hindi lang itong pagpapaandar ng BNPP kundi sa buong bayan, no? Kinoconsider na malagyan ng nuclear power plant sa Mindanao, Visayas, at alam niyo po ngayon ang teknolohiya ng mga nuclear power plants, hindi na yung mga malalaki katulad nung nandiyan sa Bataan, malalaki po yan. Yung dungeon ngayon, 625 megawatts. Pero kung marami tayong isla at nagkaroon na ng bagong teknolohiya ang nuclear power plants, nagagawa pong maliliit lang ito, no? At napakabilis nilang magawa. At yung siting, yung lugar na ipaglalagyan, no? Hindi na masyadong masalimuot hanapin, no? It has a very minimum. Not only that, pati na yung area na paglalagyan nitong maliliit na SMRs na ito, ang tawag diyan po small modular reactors, no? Yun ang madalas namin pinag-uusapan ni Kalemi sa paglaganap sana, no, nitong mga nuclear power plants. At meron pang mga iba pang mga areas na pinag-uusapan ngayon, malamang sa papag-usapan sa China. Siguro paayusin na rin itong tutulong sa drug problem at hindi lang po itong pagtataas pagtatayo ng rehabilitation buildings. Ito pong bagong-bago, napakabilis. Buwan lang eh. Ang mga dalawang buwan na itayo nila, samba yung, alam mo ba kung saan yun, Cathy? Nasa loob daw ng kampo. Port Magsaysay o Nebaysiha? Sa Nebaysiha. Nakita ko yung letrato, yung ready na for occupancy. Ewan ko, siguro meron nang naidala doon mga pang-rehabilitation. Sabi ko, kailan lang sila nag-usap pa? Ano mo, dalawang buwan o ganyan, natapos na. Between 2 to 3 months, tapos agad yung building. Ang laki-laki ng building, no? Talagang pahabang ganyan na letter U, no? That it can accommodate, I think 500 or 600 or more, no? More
ano atong mga ano meron pang for men and for women, no? Rehabilitate. Yung mga i-rehabilitate. And sabi ko, bilis-bilis nito. Alam mo naman yung mga Chinese, they always have a system now na tayo, magtatayo tayong ganyan, siguro 6 na taon, hindi pa maitatayo. Eh, yun lang mga bahay sa yung Yolanda, ha? Di ba nagtatayo sila ng mga Yolanda, ano, yung shelters? Yung pagkatapos na ano yung Yolanda, itong panahon ni Noynoy, tatlong taon na, kapuranggut pa lang daw ang nainay gagawa, eh, no? Tapos, ang dami pang missing na pondo. Ay, nako, talaga. Oh. Any rate, well, so, inaantabayanan din natin kung ano kayang magiging resulta nitong ano. Tapos, itong sa droga, siguro magkakaroon ng combination police work. Ito, yung police nila, police natin na magko-coordinate para yung mga pinanggagalingan, kung totoo man nanggagaling talaga yan sa China, mapipigil, no? Pero kasi sabi nung iba, China ng China, isa lang ang kanilang China, meron din Koreano. Taiwan, no? Ha? May Koreano. Meron din Koreano, no? At hindi natin alam kung saan nanggagaling yan, no? Any rate, nantabayanan po natin ang ating guest for this evening na si Archbishop Oscar Cruz, no? Dahil meron po tayong gustong itanong sa kanya hinggil dito nga sa gustong-gustong i-promote ng mga mainstream media para bang pinapaaway yung dalawang sektor, no? Hindi ko naman alam kung totoo nga to or what, no? In the meantime, we'll ask, siguro medyo busy pa yung number. Ano yung sasabihin mo? Pero sir, siguro maganda rin kasi kanina habang binabasa ko yung ating deklarasyon no, sa Save the Nation movement. Mm-hmm. Dati-rate, ang lagi kong binabasa ay yung kasinungalingan mo, Sir Butch. Mm-hmm. Ang problema natin sa mga nagdaang administrasyon o particularly itong nakaraan lang na administrasyon ay yung pagsisinungaling. Mm-hmm. Diba? Nung ating nakaraang presidente. Samantalang ngayon, ang sinasabi nila na problema raw, tinuturing ng iba na problema raw ngayong administrasyon naman ay yung pagiging disente o yung laging pagmumura. Mm-hmm. Sir, medyo ano lang ako, isa po kasi sa matindi rin pong nagiging issue po kasi ngayon, ano po ba yung nakikita nyo pong reaction po ng iba natin na ibang mga Pilipino na lalo na particularly itong si FBR o si Fidel Ramos sa pakikipag-usap niya po sa ibang ano sa particularly sa China at yung pagmumura o parang tila pakikipag-away sa bansang Amerika. Ano po yung nakikita po ninyo dito? Ako hindi ko masyadong pinapansin itong pagmumura niya, no. Alam mo nung umpisa nung nagkakampanya pa nga tayo medyo nadidismaya tayo. No, dahil ano ba to? Parang nagmumura palagi, ganyan-ganito, ganyan-ganyan. Ba't siya ganyan? Siyempre, hindi tayo sanay. Siyempre, na ganyan. Mm-hmm. Itong taong to, ako naniniwala, hindi niya talaga inaambisyon maging presidente. No? Hindi siya yung run-of-the-mill type na pinaghahandaan yan habang buhay nilang pinaghahandaan maging presidente. Tapos, papasok sila sa politika. Naghahanda na, nag-iipon na ng mga pondo para paghahanda yung every election. Congress, tapos Senate, tapos pagdating sa Senate, gagawa ng paraan para magiging vice president or presidential candidate. Ito, hindi po ganyan ng basta may nagtututulak sa kanya at tinulak ng tinulak, kumagat naman ng bayan, no? At ito,
presidente na natin ngayon, no? So tapos nung maski na nagkakampanya siya, sinasabi na niya eh. Pag ako yung naging presidente, nag-aano pa siya. Siyempre, may yabang na rin. Sabi niya, maganda kayong ano, dadami yung kailangan nating ospital tsaka yung libingan, no? Dahil maraming mamamatay dito, ganyan-ganyan. Siyempre, nakakatakot po yun, di ba? No? At sinabi niya, kung pipigilin ako ng Kongreso, baka mag-martial law ako, no? Yun po ang sinasabi niya. Disyempre, natatakot tayo. Lahat ng mga tao, pati ngayon kaparian, kumilos para hindi siya manalo. Kinampanya, yung kinampanya ng mga obispo ngayon, yung mga nagsasalita ngayon ng maingay, tsaka yung mga kinampanya din siya ng mga ng kano na huwag manalo, ang kano ang sinusuportahan yung iba, hindi naman siya. Pero nagkaroon ng eleksyon, manalo. Maski na yung may tangkang mangdaya, di ba po, yung pandaraya dyan sa Novotel, yung hotel dito sa may Cubao. Oh. Ano bang plano ng pangdarayang gagawin nila diyan, no? Eh maski na naghandaan sila magmandadaya, binawasan na nga yung ibang kandidato at binigay dun sa ibang kandidato naman. Hindi pa rin mahabol yung sabi nilang 16 million, binawasan na nga eh, no? Hindi pa rin mahabol. Bakit po? Talaga naman po, hindi ko malaman eh. Ito sa phenomenon eh. Maski sinong kausapin kong mga driver, katulong, waiter, o kung sino man. Duterte, no? Ang mga hindi Duterte, yung mga negosyante, yung mga matataas na tao, ganyan. Pero yung mga nasa baba, yun eh. Duterte ng Duterte, kanya ito, lumabas. That was the phenomenon. And even he, until the last moment, he says that nung nakita niya lang dito sa Luneta kung gaano karami, binulong niya yata dun sa asawa niya, sabi niya, baka tayo mga maging presidente, sabi niya. And so, even he didn't expect this. Ako, I believe that ako, I believe that he as when he says that he never really dreamed and wanted with meaning desired to become president and that he is not clinging to the presidency and if the people want him out, then he will get out. If he will be killed, then it is the will of God for him to be killed. If he will be changed. And tapos, tuwing sinasabi niya to, san siya? Pinapatawag ko dahil nandito yung number. Medyo nahihirapan niya itong tawagin si... Nakuha niya, sir, number niya. Ha? Sandali lang, ha? Okay, kabots, yung sa akin naman, ng kabots, yung si Presidente Duterte, sa akin parang okay lang kahit nagmumura siya eh. Kasi nakikita naman natin na meron siyang ginagawa 3-5-3. Para sa bayan. Yan lang, ito hindi dito. Kitang-kita mo naman kung ano yung mga ginagawa niya eh. So, okay lang kung nagmumura siya. Eh, pero balikan natin yung mga nakarang, mga nakarang presidente kabot. Hindi nga sila nagmumura pero wala namang ginagawa. O, di piliin na natin yung nagmumura na may ginagawang mabuti. Oo nga eh. Hindi ko nga. Sa akin, maski na nagmumura, tinitingnan, try to look at what is... if there is something wrong that is happening to society, no?
ano ba yung talagang kamalian ang nasisira ba ang society? Meron tayong nakikitang mga namamatay. Pero medyo parang blown up by media itong mga namamatay. Hindi natin maaalis eh. Siguro nga meron diyan mga nanggigigil na pulis eh, di ba? Siguro nga meron din na meron din mga drug lords na kakontsaba nila yung pulis para patayin itong mga to. Siguro nga eh, no? Pero siguro din meron din mga lumalaban na drug pushers. Alam mo, pag nagne-negosyo ka drug pushing, no? Malamang may baril ka eh, no? Malamang may baril ka dahil kakailanganin mo 'yan sa ano, alam mo nang illegal yung ginagawa mo, no? No matter how young you are, maski na 18 years old, you will get enough money to be able to buy yourself a gun, no? And if you have a gun and some policemen are after you, there is a chance, no, na lumabang ka, no? Hindi ka basta-bastang susuko, tatago ka, ganyan or whatever it is. So there are three kinds. Medyo may baka may nanggigigil na police o vigilante nga. Meron din drug lords na meron ding connection na papatayin ka. They will hire people to kill you, to kill these pushers para mawawala silang witnesses. At meron din naman sigurong ano, totoong lumalaban na ano. Now, how many are they? We don't know. But the total number of dead is 3,000. No? So, that one, as much as possible, kung meron ngang nagsasabing media at mga tao na wag dapat patayin ang extrajudicial, palagay ko, maski na yung mga pulis, ingat na ngayon, baka mapagbintangan na extrajudicial. Okay, oy, mabuti, andito na po sa atin na sa linya si Archbishop Oscar Cruz, na matagal na po natin hindi nakapanayam si Archbishop, so we're excited to, and I'm sure many of our listeners are expecting him to be saying a lot of wise words tungkol dito, at gusto ko siyang tanungin about this situation we have. Archbishop Oscar Cruz, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po sa inyo. Andito po si Cathy, si Ver at si Lemy. Kasama po natin sa studio. At good evening po sa lahat. Uh-huh. Now, Archbishop, I don't know. You might be busy, but please give us a few minutes though. Dahil siyempre ang pinag-uusapan natin itong sitwasyon ng ating lipunan. At kamakailan lang lumabas na naman ang isang statement na nanggagaling sa isa sa mga obispo, no? Hindi ko na, I will not mention names anymore, pero tuwing nagsasalitang isang obispo, no, tungkol dito sa extrajudicial killings, parang napipikon si President Duterte at nagbibigay siya ng reaksyon, no? At ang may mga nagsasabi naman sa mainstream media, parang palala ng palala ang rift between the Catholic Church and the government. At ako po, medyo hindi po ako naniniwala dito sa mga mainstream media, pero gusto ko pong makuha ang inyong feeling, inyong analysis or comments with regard to this. Ang nakikita ko po, ako ang isa nga ako sa mga una na kanyang hindi nagustuhan at ako rin may napangaralan, no? At tinanggap ko naman, wala naman akong problema pagkat hindi naman ako panay tama. Mm-hmm. Ang alam ko po kasi, hindi po lahat ng miyembro ng Philippine hierarchy mm-hmm. ay nagkakaisa sa bagay na to. Ah, I see. Maaring pong
meron mga, o sabihin natin mas marami, na mukhang hindi sangayon sa pamahala ng presidente. Pero alam ko po na mayroong mga obispo at mga kaparian na gusto siya. Gusto yung kanyang ginagawa. Opo. At bagaman hindi nagsasalita ito publicly, pero alam ko po na talagang they are for the president. Right. So hindi po kabuuan ng hierarkiya, sabi nga, no, Philippine hierarchy, mm-hmm. ang talagang sabi rin kumakalaban, no? Mga bilang po at sabihin natin kalahati o may git sa kalahati, pero yun po iba hindi. Okay po para sa kanila ang presidente. I see. Kasi po, alam nyo po, yung ibang mainstream media, parang ginagatungan nila para talagang lumaki ang sunog, no? Ang nakikita ko pong konti problema, I don't know if it is coming from the bishops themselves, but ang mainstream media, tuwing magsasalita ang isang obispo, no, hindi po kayo, dahil kayo po, magaling po kayo, you always premise your talk, your comments, na you say, sa aking pong personal na paningin, or in my personal opinion, ganyan po kayo nag-uumpisa sa mga interviews ninyo. Pero yung iba po, nagbibigay ng statement, as if though, it was the whole CBCP that was taking that position. No? I don't know if that is done on purpose or it is coincidental or accidental. Pero pagdating sa mainstream media, ang unang-unang nilang naka-headline, yung CBCP. No? Is my observation correct, Archbishop? Tamang-tama po kayo. Pagkat ito lang nakaraan na linggo, si Laila de Lima na-jari nga po. Mm-hmm. Siya raw ay napunta nga sa CBCP at dito ay sumama sa Misa, etc., etc., which is true. Pero ang pagkakuha po ng mainstream media, CBCP, parang CBCP yung kabuuan, mm-hmm. ang sa kanya ay nag-imbita at kaya naman siya pumarito, etc., etc. Mm-hmm. Pero ang totoo po niya na nag-imbita sa kanya ay yung Commission for Prisoners' Welfare. Uh-huh. At hindi po CBCP yun. I see. Opo, kundi isang opisina o isang seksyon ng CBCP. Uh-huh. At dito nga lang sa CBCP ginawa yung misa. Uh-huh. At hindi ko naman minamasama yun, no? Uh-huh. Sila ako o kahit sino ay magsimba, okay naman yun. Kaya lamang uh-huh. po, siyempre merong kalakit na parang advertisement. That's right. Which I think is not. For one thing, it is not true. Mm-mm. And second, it is not on time, so to speak. That's right. Yung dapat may konting prudence siguro when these things are going to be allowed. And the other thing, Bishop, if that is the case, that it was not an officially CBCP sanctioned activity or presentation of Senator De Lima, is it not incumbent upon CBCP, no, to come out with the to say that this is not CBCP, no? And then the other thing, if certain statements by some bishops that are being used as a CBCP statement, no, maybe is it not proper that CBCP should say that these are personal views of certain bishops in the CBCP and not the whole CBCP had taken this up as an issue as Rofiet? Di ba po? Tamang-tama po kayo. Ang problema lamang, pagkat tinanggihan na, limbawa na, hindi naman CBCP yan, pagkat yun eh, isa lamang komisyon o opisina CBCP. Uh-huh. Hindi ko pinapakinggan ng media yun. Ayaw nila.
Ay, kasi hindi, alam na natin po yung media kasi gusto nila talagang manggatong, di ba po? Pero yung mga nakaupo sa CBCP, no, despite their politics, despite their inclinations, I think it is incumbent and I know that the truth must be made clear, no? Dito lang ako nag-ano. Hindi naman po ako nagsaside agad-agad kay sa presidente, pero nakikita ko po yung konting hindi tama, no? I have when the president said that meron po siyang salita na the most hypocritical institution, no, is the Catholic Church, no. Kinontra ko po 'yun, at least dito lang sa ano, sa isang pahayagan, no, na it is not an institution cannot be hypocritical. It's the people that are inside that institution that have the capability of hypocrisy, no. At hindi tama yung buong church, kasi kasama po ako doon, eh, kasama din si Cathy at lahat po ng ating mga mamaya kasama dyan sa church na yan, eh. Pag ininsulto yung buong church, eh, siyempre kailangan mag-react na kami, no? Pero yung ang nung po nakarating nga sa akin yon, sabi ko, eh, hindi po ipokrito o ipokrita ang simbahan, kundi meron mga taong sambahan na ipokrito. Yeah. At yun naman, eh, yun naman ang nag-umpisa pa kay Judas, no? Sa bagay. Oo nga naman. Matagal na po istorya. Uh-huh. Yes. But I'm glad that you clarified certain things, Archivisha. I mean, this means a lot to many of our listeners. Kasi po, itong clarification ng ganito at na I'm sure nauunawaan ng ating mga listeners. But what do you see in the general thing as far as the country is in today? For example, merong tayong 100 days ni President Duterte. Paano pong ano pong grade ang ibibigay niyo at bakit? Ganito po, eh. He's out of the mold, sabi nga. Uh-oh. Hindi siya kamukha ng mga nakaraan na ating Pangulo, na by and large, alam mo na kung anong gagawin. Halimbawa, pro-America, pro-Euro, pro-this, pro-that, no? Nasanay po tayo ng ganon. Ako po, ewan ko siguro, magmula nung ako'y medyo nagkaroon ng kaisipan, talaga namang puro Uncle Sam tayo, no? Oo nga. At hanggang sa mga nakaraang administrasyon. And ano ba sa atin, the president who is looking the other way around. That's right. So, makikita natin na hindi, parang nangingiba tayo, no? Kaya po, marami ang parang na nangingiwi, sabi ko, quote-unquote. Pagkat sa sinasabi, ano ba to? Mm-hmm. Ang sabi ko, hintayin natin kung anong kahinat na yan. Mm-hmm. At hindi naman din natin masabi na kaagad, eh, yun yung masama o yun yung mabuti. Hindi natin alam. Mm-hmm. Kaya lang ako po, pumuha ang kanyang mga kilos, ang kanyang mga pungusap, ang kanyang mga hinahangad ay hindi katulad ng pangkaramihan na napakahaba ng panahon na nakaraan. Kaya po, nangingiba. Nangingiba tayo. Parang, ano ba to? Saan galing to? Ba't ganito? So, pero hindi po ibig sabihin, eh, masama ka agad, no? That's right. Ewan ko lang kung tama po yung kaisipan ko, pero yun po akin nakikita. That's right. Pero tama po kayo. Kami din naman, eh, dito, madalas namin sinasabi ganito. Pero meron mga things that hindi natin pwedeng ipagkaila po. For example, all of a sudden, there are 800,000 or 900,000 surrenderees of addicts and pushers, no? At which he himself claims he never really expected. But all of a sudden, I think because of the threats that he had made, no?
biglang nag-surrender lahat itong mga ito. At ngayon po nga, ang problema, napakabigla po, hindi natin alam kung saan ilagay, no? Hindi po ba? Alam niyo po, noong luwabas yan tungkol sa illegal drugs na yan, pagkatapos napakaraming mga hindi pangkaraniwang bagay ang nangyari. Isa pong parang isang masidhing katotohanan ang sumasaisip ko noon. Kung palang iniwan ng karaang administration, ay ganitong kalala. Grabe nga eh. Kaya sabi ko, ano ba yun? Well, hindi ko naman sinasabing walang droga. Mayroon, pero hindi pala ganitong karami at hindi ganitong kalaki ang sakop at hindi ganitong karami ang gumagamit, pipinda, etc. No? And to me, the conclusion is rather simple na ito po ay sinalo ng Pangulo. Ito, siya ngayon ang parang nagduro sa rito, so to speak, no? Pagkat ito yung bilang napaka masamang pamana nung nakaraang administrasyon. Ito po ang nakita ko lang naman dito. Yun nga po. Tapos, meron pa pong isang nagiging problema dahil dito sa mga ginagawa niya, linabanan niya yung mga kano, tapos linalabanan niya yung mga ibang, yung hindi natin sanay na kalaban, no? Tapos tuloy-tuloy pa rin yung mga kalaban niya sa politika na gusto siyang tanggalin para mailuklok yung mga gusto nila. Parang meron pa din mga faction na grupo na matutuwa pa nga sila kung papatayin siguro yung presidente, no? Etong nakakatakot po dahil magkakaroon tayo ng medyo chaotic situation po because he is overwhelmingly popular, no? But there are certain smaller groups that are trying to probably planning to do him harm. So how should we look at this and how should we prepare for something like that? Ako naman po, ang tingin ko, mas marami tong Pilipino ang talagang hanggang sa ngayon ay naniniwala pa sa kanya at sa kanya pa pumapanig, etc. With or without this surveys, etc. No? Kung po talagang marami din naman ako nakakausap kahit paano. Meron mga hindi sangayon sa kanyang mga ideya, kanyang gawain, hanggang sa kanyang pag-usap. Pero mas marami po ang hindi iniinday mga bagay na gano'n, kundi ang pangkalahatan. Oo nga. So, ang tingin po sila sa pangkalahatan, well, not doing so bad, no? That's right. At nakakasawa na rin po yung puro US. Oo nga. So, sorry, sana po mali ako, no? Nakakabagot na rin pa na yan lang ang Islam, ang Islam. Hindi naman ako labang kay Anglesam, sabi ko. Baka naman iba talaga ang kumutay na sa Asia. Ang problema po kasi kay Anglesam, gusto niya yung gera, malayo sa kanya. That's right. Gusto niya. Kaya nilalagay niya yung mga, nilalagay niya yung mga base niya, malayo sa kanya. Kaya pag nag-gera, yung mga bansa na yon na may base niya, yun ang madudurog, hindi siya. Alam niyo po, dapat kayo po yata dapat ng advisor ni Duterte. Baka magkagulo. Ikaw dapat yung military advisor niya, Bishop. Anyway, meron po gusto itanong si Cathy. Opo, magandang gabi po, Archbishop. Ay, maganda pa kayo sa gabi. Ay, opo. Kalahi ko po kayo. Anyway, Bishop, kasi po ang naging problema po natin sa mga sa nakaraang administrasyon, particularly kay Noynoy Aquino, ay yung
matinding pagsisinungaling niya sa bayan sa lahat po ng aspeto. Ngayon, sinasabi naman ng ating mga ibang mga galit kay President Duterte, no? Ang problema naman daw natin sa kanya ay yung kanyang pagiging hindi disente o yung kanyang pagmumura. Masyadong prangka raw. Ano po ang nakikita niyo pong, ano po yung damdamin niyo rito? Kasi marami pong iba na dating mga nagagalit dahil sa pagmumura niya, but it turned out into, dahil sa mga accomplishments niya in a short period of time, 100 days pa lang siya mahigit, pero matitindi na po ang mga ginawa po niya o mga nagawa po niya para sa bayan. That's my first question. Sasamantalahin ko na rin po kayo yung issue kay Dilima. Marami po kasing, ang ginagamit po kasi ngayon na pang-excuse po ni Senator Dilima ay hindi raw po siya bababa sa kanyang posisyon, hindi raw po siya magre-resign. At ano po ba nakikita nyo, siya raw po ay babae, bakit daw po siya ginaganon? So, yun po yung mga nais ko pong itanong po sa inyo, Bishop. Ang sa una po yung tanong, ang akin lang masasabi ay, let us look beyond words, no? And huwag sanang yun lamang sinasabi o di sinasabi ang ating tantuin, kundi yung buong mga nagagawa at kung ano ang mga na para mga accomplishment, no? So dapat po ang ating pananaw sana mas malalim sa salita lamang, no? Noong pong araw, puro salita ang mga nakaraang administrasyon, puro salita rin. So to speak, puro salita nga at parang langit ng lupa, no? At hanggang sa ngayon po, hindi ko matignan ang Pangulo na mayroong graft and corrupt practice. Mukhang wala po. Mukhang malinis nung alinis po dyan. Ang nasabi ko, yes, meron siyang mga kapintasan, pero hindi naman doon lamang natin ipo-focus siyang ating pananaw, no? Mm-hmm. Ako po, miski nanay ko, hindi ako pinupuri. Yung po na mga ikalawang tanong niyo tungkol kay Senador, payag po ako nung kung talagang mali ang nangyari nung kanyang nakaluklok siya, ito po ay dapat pag-aralan, usigin, etc., etc. Ngayon ko lang po, kapag yung kanyang pangkababae ay dinadala sa usapan at yung kanyang kalooban ay hinahalo sa kaso, mukha pong foul yun. Hindi na wasto yun. Basta so, yun lang naman po ang pananaw ko tungkol sa kaso ng Senadora. Okay. Last question po, Bishop. Sa lahat po ng kanyang mga ginagawa po ngayon, drugs, graft and corruption, poverty reduction, ano po yung, kung kayo po ay kaharap ngayon ni President Duterte, ano pa po yung masasabi niyong dapat pa niyang pagtuunan ng pansin? At ito nga po, isa sa mga talagang kailangan ng ating bansa, socio-economic development, no? Hindi naman malalim sa bagay ito at hindi naman sikreto, no? Kaya naisip ko rin na kailangan yung kanyang kabinete, yung mga iba't ibang sekretaryo na have something to do with socio-economic development, ay talagang tulungan po siya. Pagkat hindi po, ang tingin ko po, parang okay nagkakamali, pero hindi po ito ang linya niya. Kaya meron nga siyang kabinete, meron siyang mga sekretaryo, etc., etc. Kailangan ng mga ito na talagang kumbisi nila ang Pangulo para ang socio-economic development ay talagang tignan din naman at ayusin din naman para ganun. Pagka po kahirapan na lang ng kahirapan, hindi naman po ligid sa kalaman natin yun, ay talagang ang mga tao ay hindi mapakali. So siguro, konting,
ating nanandroga, manmana ng ating kaugnay sa iba't ibang bansa, alisin ang drug and corruption at mukhang wala na nga. Pero kakumaliban doon, yung ang ulad ng ating sambayanan sa mabuting paraan, one way or the other, yun po ang talaga namang tingin ko kailangan i-focus na isama yun sa focus. That's right. Yeah. Meron po isa pang question si Ka Lemy Rojas po. Opo. Magandang gabi po sa inyo, Bishop. Magandang gabi po. Kami po dito sa Save the Nation alam niyo na matagal na rin kaming nananawagan sa ating sambayanan na ang dapat sa atin umunlad naman ang ating mamamayan at lalong-lalo na yung susunod na henerasyon. Andiyan po yung pagtutulak namin ng paggamit ng nuclear energy. Kasi diyan po namin nababatid po namin diyan na pag tayo gumamit ng nuclear energy, katulad naman katabi nating mga bansa, nagiging maunlad. Ngayon, sa panawagan namin na medyo matagal na rin at may kasama pang panalangin na sana yung ating mga namumuno magkaroon ng lakas ng loob na paandarin ng Bataan Nuclear Power Plant. Ngayon, dumating po ang presidenteng si President Duterte, sa amin po, ang tingin namin yan parang hulog ng langit. Kasi nung mahalal siya, ang unang-unang pahayag niya na gamitin na ang Bataan Nuclear Power Plant. Ito po ba ay sasangayunan niyo kung sakaling gagamit tayo ng nuclear energy para naman makamit natin ang tunay na kaunlaran ng ating bansa, Bishop? Bago po sagutin ang inyong tanong, nais ko sanang sabihin na marami po sa ating mga kababayan ay ayaw sa nuclear power plant. Pagkat ang tingin nila sa nuclear ay atomic bomb. At yun po ang nakakasindak para sa kanila tulad ng Hiroshima, Nagasaki, nuclear bomb ang binagsak. Nuclear power o yun doon yung atomic bomb. I mean, ito yung nuclear power. Of course, galing din sa atom yan, no? Pero mukha pong marami sa atin na hindi pa naunawaan. Kaya nakasarap pa yan hanggang ngayon at hindi pa nga umaandar. Ako po ang tingin ko, kulang lang talaga sa paliwanag marahil para sa pangkaraniwang tao na maunawaan niya na ito ay hindi ganoon ang kanyang naturalesa na siya ay parang bomba, no? Sa maliit ko pong kalaman, ito po ay maraming magagawa pero hindi sisira, wawasak ng kamukha ng ginawa ng bomba. Hindi lang po yun, napakarami ng sa akong ako hindi kakamali. Marami ng bansa ang gumagamit nito. Marami na silang mga nuclear power plant, kaliwat kanan, so to speak. No? And so far, they are doing well. Kaya nga, kuminsan, nakakagalit, so to speak, na tayong napaka isa sa mga maralit ang bansa, ang ating kuryente ay pinamakataas yata ang presyo dito sa buong mundo po. Opo. So, tingin ko po, kulang lamang siguro sa paliwanag at kulang sa tabatiran ng mga mamamayan natin na ito ay hindi bomba. Ito ay pagkukunan ng enerhiya at yan po ang kulang na kulang tayo. Sa Makatibi, huwag natin kagad sabihin no. Hindi, pag-aralan muna natin. Baka naman ito ang sagot sa ating kahirapan kahit paano. Kanya nga po, Bishop,
madalas namin pong ipinapahayag at pinapaliwanag no, sa mga kung sino-sino man na pwedeng makausap at mabigyan ng kapanlinawagan no. Ang nangyayari po na sa aking sa katagal-tagal ko pong itinutulak ang pagbukas nitong nuclear power plant dahil naiintindihan ko po ang kakayanan nito at hindi po nga katulad ng sinabi niyo hindi bomba pero yung pong mga iba dahil po sa kamangmangan o kaya maling pag-uunawa no ay tumututol no. Nakita ko po that there are three basic reasons that this nuclear power plant is being objected to. One is political because daw it was set up by Marcos, no? So hanggang ngayon meron pa po yung mga ganyan, no? Yung pangalawa po is ideological. And sa ideological dalawa po 'yan, no? Yung ideological na tinatawag nating leftist or communist at that time ayaw nila po yan dahil magbibigay ng trabaho at kaunlaran eh. And nawawala po yung constituents nila, no? So they were basically objecting to anything like that. Kasama na rin po yung Marcos. Yung isang ideology po, ito pong pagtutulak nilang blindly tungkol dito sa ating kalikasan, itong environment, no? At mali-mali talaga ang linalabas nilang pahayag hinggil dito. Ang sabi po nila, ngayon dito sa lugar ng Bataan, binawarningan po nila yung mga kababaihan na buntis na pagdadaan daw kayo sa nuclear power plant, huwag kayong hihinga at malalanghap nyo po yung hangin. Pag pumasok po yung hangin sa loob ng tiyan nyo, matutunaw daw yung bata. Totoo po to. Ganito po yung kanilang paglilinlang sa mga tao para matakot, no? And the third one is science, no? Yung mga iba sinasabi earthquake, yung mga iba naman scientist sinasabing wala. Okay lang yung mga differences ng scientist kung talagang ang hinahanap nila katotohanan. Pero ang delikado po pag sinama mo yung politika, ideology, tsaka science, no? Ang nangyayari po na inaayos na yung science para mag-coordinate dito sa politics, no? And then you don't have science, you only have politics and ideology. And this is what is happening with some people that I have experienced talking to, no? Yung science po talagang pag sila dito sa science, hindi na nila mapanindigan yung kanilang sinasabi sa siyensya, they clam up at tumatalikod na sila, ayaw na nila makipag-usap, no? Because all of these things can be cleared. And tama po kayo nung sinabi nyong other countries, pero just to give you an idea of the other countries, Archbishop, there are four nuclear power plants now about to be constructed in Bangladesh. Vietnam has already signed up for 8 nuclear power plants. Malaysia is signing up for 2 nuclear power plants. Indonesia is signing up for 4 nuclear power plants. Ito lang yung mga karatig bayan natin. Marami pa pong iba sa ibang lugar. At tayo, meron tayong kaisa-isa na hindi natin piniandal. So it is still brand new, no? At kayang nakakalungkot po in all the administrations that passed from Corazon Aquino, there was only one secretary of energy that bothered to go there to visit that plant. It is this present secretary Alfonso Cusi, no? The others did not bother to look at it, no, because their minds were already set up not to. Pag alis po ni Secretary Cusi sa planta, napakalungkot niya po at tinanong siya, bakit kayo parang malungkot? Sabi niya, naiisip ko yung tatlong taon na hindi natin pinaandar ito. Ang laking kasayangan, ang laking na sirang mga buhay
na mga mamamayang Pilipino dahil hindi natin pinanda to. He regretted it, no? That we, even as an ordinary Filipino, didn't push to open it up. We were all closed-minded at that time. No? Kaya gusto ko lang ipahayag ito sa inyo, tsaka dito sa ating mga tagapakinig, no? Na dapat siguro suriin niyo mabuti at pakinggan, wag lang yung dahil sa politika, sa ideology, open up, because if we don't start this, we don't go into this, yung pong sinasabi yung socio-economic development, hindi po hindi po mangyayari if we don't have reliable, cheap, and clean energy. No? At we need this to save lives. Ganyan po yung aming position. Eh. Sorry po na medyo napatagal yung aking salita. Tama po kayo. Sabi ko lamang, talagang yan ay makakabuti at ganun din naman na aking pananaw. Eh, bakit ba kailangan pang sumang-ayon ang buong bansa para pandarin isang nuclear power plant na yan? Come on. Tama po, no? Talagang yun eh, talaga namang sagot sa ating problema na matagal na nga, walang ilaw, napakamahal, ito't mataas na naman itong gasolina, practically every week yata. Ito pwede panda rin at pagpaka namang huwag nang pagbutuhan. Oo nga. Kung talagang yan naman ay magbibigay sa atin ng kaluwagan. Alam niyo po, yung bagay talagang mabuti. Kung isa, maraming ayaw eh, pagkat hindi maunawaan. That's right. Sabihin, hindi ibig sabihin na yung mabuti, bibitawan na natin. Right. Well, alam po ng maliit kong kaisipan dyan. Last question po si Cathy. Baka nakakaabala na po kami sa inyo. Last question na po, Bishop. Ang INC po ay suportado ang Pangulong Duterte, gayon din yung grupo ni Kibuloy at ibang pang mga Kristiyano po at kahit yung pong mga Muslims, Muslim brothers po. Pagdating sa Katoliko, lumalabas na ayaw po sa mga ginagawa ni Pangulong Duterte. Ano po, Bishop, ang nakikita niyong dahilan kung bakit ayaw o galit yung ilang kaparian na kasapi po ng CBCP? May political reason po ba ito? O may pinaguhugutan po ba, Bishop? I think there is simple about this. Lamang, ang talagang nalulobat na yata. Bishop, nawawala na po kayo. Baka nalulobat ka na. Marami pong salamat at we'll call you again if we may, Bishop. Okay po, God bless, bye-bye po. Thank you. pang ibang programa yung tanong mo, Cathy. Okay, yan po si Archbishop Oscar Cruz. Yan po ay isa sa mga talagang rinirespeto ko pong obispo. Although he is retired, no? His last post was in Pangasinan. Ito pong kung saan si Archbishop Soc Villegas, no? Pero ang hindi po alam ng maraming tagapakinig natin na si Archbishop Oscar Cruz ay dating presidente ng CBCP, no? Malapit din po siya noon kay Cardinal Sin, no? At nung panahon na yon, binigyan siya ng assignment at ginawa siya ni Pope John Paul II na mamuno dito sa isang
mga grupong obispo dito po sa Asia, no, sa Asia. So lahat po ditong mga obispo sa Asia, siya po ang parang pinaka chairman noon. At dahil doon, madalas po siyang nasa Vatican at nakipag-meeting dito sa mga Asian bishops, no? Dahil dito na kakapanayam niyang madalas si Pope John Paul II na ngayon ay dineclare na Saint John Paul II. Ay marami po siyang storya tungkol dito. Napakaganda ng kanilang mga personal interaction and stories about that. Well, the other thing is, hindi po alam ng mga iba na si, pwede ko naman po sigurong sabihin to sa ere, na si Archbishop Oscar Cruz ay isang artist na in his rare spare time na nagpe-painting po siya, no? Dito sa may isang maliit na silid doon sa kanyang quarters, no? Diyan sa CBCP at naghahanap siya palagi dahil daw nakaka-relax po siya dahil dito, no? So among other things, at ang gusto ko po dito ay palagi niyang sinasabi sa akin pong paningin, in my opinion, in my personal opinion, palagi po niyang sinasabi yan, no? bago niya ipahayag yung kanyang nasa isip, no? Sa mga interviews. Pero yung pong ibang obispo ay walang ganyan, eh, no? Kanya po gustong-gusto po ng mainstream media gamitin yung kanilang pahayag na CBCP na yan, Simbahang Katoliko na yan, no? At hindi naman po, ayun, narinig nyo na po si Archbishop Cruz, no? Sinabi na may mga obispo, talagang may mga grupong obispo na kampi kay sa lahat, asang-ayon dito sa mga lahat ng ginagawa ni President Duterte. Meron naman iba, no? Nagsasalita na nagiging nagkikriticize sa kanya. Yung pong mga sumasangayon, alam nyo po, yung mga ibang obispo, because they are priests, they are generally humble, karamihan po, meron din silang ganyan mga vows, no? Hindi po nila publicly kokontrahin yung mga ibang obispong mahilig magsalita ganito, no? Hindi po nila publicly gagawin yon, no? Pag nagkaroon po sila ng pagkakataon sana pag sa kanilang mga conferences, no, at mga pagpupulong-pulong, no, tsaka nila ilinalabas, no. Isa pa, ang CBCP po, meron po silang executive committee, mga 10 or 12 mga ano, pero yung karamihan yata mga 300 mayigit, no. Yung 300 mayigit, 2 beses in 1 year nagmi-meet. At yung executive committee can meet every week, no. Pero sa akin pong pagsusuri, may itong mga sinasabing posisyon ng CBCP, maski daw doon sa executive committee, hindi na naipapag-usapan at hindi na didesisyonan. Kung sana lang ang isang obispo magsasalita, no? At pinapabayan naman niya na sabihin ng mainstream media, CBCP position yon, no? That's why sabi ko, medyo hindi po tama siguro yon, no? At kinakailangan, kung totoong honest, no, ang isang tao, ilalabas niya. O, hindi to CBCP position, ano po yan, personal opinion ko yan, no? Dapat yun ang ilalabas, hindi po ba? Rose Sanggalang ng Las Piñas, magandang gabi po. Hello, Rose Sanggalang. Nagpo
niyo ako? Ayun. Oh, ngayon. Okay na. I'll give you 1 minute. Babasahin na natin ito. Gusto ko pong a call to unite everyone for repentance. Kasi po yung aking papa, si Desiderio P. Jurado, 17 years old po siya, naninigarilyo na. Kilalang kilala po siya dahil meron po siyang civil law reviewer hanggang ngayon. Mm-hmm. Ginagamit po lahat ng mga abogado. Mm-hmm. Kaya since 17 years old, na-appoint po siyang justice ng Court of Appeals nung 65 years old siya. Mm-hmm. Tapos, nagkasakit siyang bigla. Naku, sabi ko, Papa, nakakaya ka. A-appoint mo pa lang. May sakit ka na. May sakit ka na. Halika, magdasal tayo ng repentance prayer. Mm-hmm. Itinuro sa akin to ng God. Kaya nag-pray kami ng repentance prayer. Aba, right after the prayer, nag-stop na po siya ng smoking. Mm-hmm. Kaya kailangan po dadasalin din ito ng buong sangkatauhan mm-hmm. para lalong-lalo na yung mga nag-drugs. Mm-hmm. At saka we are now living the ano yung fiat of sanctification, tapos na ang redemption, tapos na ang creation. Ito na ngayon ang fire of the divine fire of God's love, destroyer of all evils, root of all evils. Okay. Kaya napakahalaga. Niyayaya ko pong dasalin natin to. Saglit lamang po. Oh, sige. Sige po. Saglit po. Lord Jesus, I acknowledge that I am a sinner. I am sorry for all of my sins from the time that I was born up to now. Don't look unto my sins, Lord Jesus, but I ask for your love, for your grace, for your mercy, for your peace, and your divine healing. I renounce Satan and all of his evil works, as well as the involvement of my ancestors with him in Jesus' name. Lord Jesus, be the master of my life. Take control of my life. I accept you, Lord Jesus, as my personal Lord and Savior. Come in, Jesus. Come in, Holy Spirit. Come in, God the Father. In Jesus' name, receive the Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, God. Yun lamang po. Marami pong salamat. Yun po yung repentance prayer, sanctification prayer na ibinigay po sa atin ni na pinamunuan ang pagdadasal po ni Mrs. Rose Sanggalang ng Las Pinas. Alam po niyo po, nowadays kailangan po matuto tayong magdasal. Hindi po biro-biro ang mga pangyayari ngayon sa ating kapaligiran. No? Hindi lang po tungkol dito sa droga o tungkol dito sa abusaya, maramahan laki po. No? May pong tangkang manggera at nuclear warfare, ganyan po. Ito po ang mga pangyayari ngayon na para bagang wala tayong kapasidad labanan, no? Masyadong malaki, masyadong malawak ang impluwensya po ni Satanas dito sa mundo, no? Kaya ito pong dasal ni Rose Sanggalang, panawagan po 'yan sa buong may kapal, no? Na antabayanan niya po tayo, alalayan niya po tayo dito sa itong mga darating na panahon. Okay, it's time to read the text messages sent to us by listeners. Their opinion is not necessarily ours, but we reserve the right to read them to the public in the interest of freedom of speech. Okay, first text. Sir Butch, ano po ang mangyayari sa ngayon sa pambobomba ng US sa Yemen? Ito na po ba ang umpisa ng World War III pag nakialam si Putin at China? Pagpanibili ng Bulacan. Dito sa Yemen po, yung pagbobomba ng pasok ng Amerika dyan sa Yemen. Hindi pa po involved yan ng Russia at China, pero involved yan ng Iran. No? So, siguradong-sigurado po, kasi gusto nilang kunin itong Yemen. Ang Saudi Arabia, gustong kunin ng Yemen later on, lalagyan nila ng military base laban sa Iran. No? Yan po ang yung sitwasyon. Ang bantayan po natin itong development sa Syria, no? Yan pong sa Syria
nagkakaduruan na po ang kano tsaka ang mga Russia, no? Ayaw pong bumigay ang Amerikano at sinusuportahan nila po yung mga rebelde. Lumalabas na po na ang talagang nagbibigay ng sandata sa mga ISIS ay ang mga kaalyado ng Amerika, kundi ang Amerika mismo, no? Sino ba yung kaalyado ng Amerika diyan sa ISIS? Yung pong Saudi Arabia, no? Yung pong lumalabas diyan. At nabibisto na po sila ng Russia at ng mga ibang mga bayan. Kanya po nagkakatutukan na diyan. Ang kasama sa tutukan diyan laban sa Amerikano ang China. Kanya po dito tayo sa China. Pinaghahandaan naman ng Amerika, gagawin tayong launching pad ang Pilipinas. Dito po ilalagay yung mga kanilang missiles, nuclear missiles na nakatutok sa China. Para nga, katulad po ng tamang paningin ni Archbishop Cruz, yung pong gera malayo sa mainland US, at dito po tatamaan dahil pinayagan nating maglagay ng mga missiles ang mga Amerikano dito sa Pilipinas. Kung nailagay na nila, or if they were able to arm them already. Kanya po ako personally nasisiyahan dito sa pag-position ni President Duterte, dahil po na-off balance ang kano, hindi nila alam kung pwede na nilang palawakin ng base militar dito sa Pilipinas o hindi. Dito sa pamamagitan nitong posisyon ni President Duterte, medyo naantala ang palagay ko, parang naantala po yung planong manggera ng kano, no? So it is good for us and it is good for the whole world, no? Hindi ko po alam kung yun ang intention ni Duterte, pero that's what's happening. Naantala ang pagtulak papunta sa World War ang buong mundo dahil dito. Okay, sunod na text. Good afternoon po. Sana po makarating sa social media na ang China ay may Opium War 1 at Opium War 2. And the Republic of the Philippines currently have Shabu War. Ang BNPP o Bataan Nuclear Power Plant ay pinakaunang resulta ng pagsasaliksik ng Philippine Atomic Energy Commission sa UP na pinagawa ng tunay na President Ferdinand E. Marcos na gusto niyang pandarin dahil may kasunod at mas pinakabago pa siyang ipapagawa at mas murang kuryente sa BNPP. Text po ni Bobby ng Las Piñas. Alam niyo po yung Philippine Atomic Energy Commission. Bago pa po, hindi pa po presidente si Marcos, meron na po yung PAEC na yan, no? Ang natayo yan noong 1957-58 nung presidente po si Dwight Eisenhower sa Amerika, dahil nagkaroon po sila ng isang programa, Atoms for Peace. Ibig nila sabihin, gusto nilang tulungan ng mga ibang bayan at turuan nila ang ibang mga bayan para makita nila na ang atomic energy pwede pong magamit sa kapayapaan at hindi po pang bomba. Dahil dito, binigyan nila tayo ng 2 megawatt na planta dito sa may UP. Nakikita nyo po yan dati. At yung 2 megawatt na planta yung ginagamit po natin for research and for education, no? Gusto sabihin, napapaandar natin para matuto tayo tungkol dyan sa nuclear. 1957 pa po yan, 58. Okay, sunod na text. Good evening. Sabi ni General Victor Corpus na ang pagmumura ni President Duterte ang magliligtas sa bayan natin laban sa mga banyagang nanggugulo. Nasabi din niya na mas advanced ang mga equipment ng Russia compared sa US. Salamat and more power.
Totoo po yun. Ako po naniniwala doon. Kailan po kaya asikasuhin ni President Duterte ang mga politikong malalakas magnakaw? Bigyan natin siya ng konting panahon. 100 days pa lang po. No? Napakadami na po niyang nagagawa. No? Tatandaan niyo ba yung 100 days nung nakaraan na administrasyon? Ang sagot lang ng mga tao, bigyan niyo naman ng konting panahon, pinag-aaralan pa eh. Okay, sunod na text. Good evening mga katipon. Mabuhay si Archbishop Cruz. Well said. Ang galing na mga pananaw niya. 100% akong agree sa kanya. Mabuhay kayong lahat. Salamat from Virgie. Mabuhay ka rin. Good evening mga katipon. SSS pension high. Kailan po kaya? Okay, sunod na text. Balitaan mo kami ng happening around the world. Radio ang aming communication. Okay, good evening po Sir Butch and staff. I wish po tuloy-tuloy na po ang pag-asam o iniisip ng nakararami na mabuksan na ang Bataan Nuclear Power Plant. If di po ako nagkakamali ay parang ginisa daw ng gusto sa isang pagpupulong yata yung bagong may sa katuparan ng operation. Di ko po masyadong malino sa akin. Anong ginisa? Yung narinig ko sa radyo at anong dahilan. May sa katuparan ng operation si Secretary of Energy Cusi. Si Cusi, Energy Secretary Cusi po yata yung kanyang ang ginisa. Anong ginisa? About daw sa siguro kabot yung kung may sasapak katuparan o yung operation ng ang balita ko na nagkaroon ng hearing sa Senate, si Secretary Cusi, siya ang nagpahayag na mapapaandar, dapat paandarin ng nuclear power sa Bataan, at binigyan niya ang mga iba-ibang ang mga reasons for doing this, no? At karamihan po ng Senado pumayag. Tapos noon nagkaroon po ng tatlong senador na pumunta doon sa Bataan kasama po yung mga media, no? Itong mga senador na ito, nakita nila, naghahanap sila, maski maliit na kalawang, wala silang mahanap, no? Yung isang senador, itong si Gatchalian, no? Nagsasabi siya, siyempre, yung dalawa, si Binay. Nancy Binay, tsaka si Ejercito. Yun nga, sabi nila, naghahanap sila ng kalawang man lang o wala silang mahanap. Gusto sabihin, it was well-preserved. Ito naman si Gatchalian, nagpahayag na hindi sila, dapat suriin muna, tapos kung ano-anong mga sinasabi na baka kung tama ba yan, kung safe ba yan. Ito na nga, ilang taon na natin pinapahayag. At kung siguro, alam nyo po, itong mga Gatchalian, konektado yan dito sa mga iba-ibang mga investor. Palagay ko, kasama sila sa mga investor ng iba-ibang planta na hindi nuklear. Natatakot sila na pag umandar itong nuklear, mapepuwersa silang ibababaan ang halaga ng kuryente at mababawasan yung kita nila. Kasi mga negosyante itong mga ito eh, no? Yung mga Gatchalian, connected yan sa mga Chinese business, malalaking business. Sa kanila po itong mga, ano yun? Yung upuan, yung ano yun? Mga plastics? Ang tawag doon? Monoblock. Monoblock. Diyan po malaki yung mga yan. No? Okay, so anyway, palagay ko naman, madidiretso din ang pag-iisip niyang pag hinarap po ng tamang mga tao. Anyway, sunod na text. Gusto ko ang presidente natin na nagmumura, pero marami nang nagawa at marami pang magagawa. Kesa dating presidente na di nga nagmumura, naglalaway naman. Obla at walang ginawa kundi sisihin si ex-president Gloria. Very incompetent. At yung dating tabako presidente, get out! Text po yan ni Jun Madriaga ng San Roque, Gimba, Nueva Ecija. Makakabangon pa po ba ang peso kontra sa dolyar? Alam niyo po, ang pagbabangon ng ating peso dapat nagmumula hindi sa palitan, hindi sa exchange. Lalakas po ang peso natin kung malakas ang ating ekonomiya. Kung pinapapalakasin po, katulad ng plano ni President Duterte,
babangon at babangon, hindi lang yung peso, yung buong bayan natin. Ano po ang gusto nyo? Malaki ang palitan, 50 pesos to 1. Sabi, gusto daw ng OFW, 50 pesos to 1. Eh yung mga iba naman, naglalakas daw pag lumakas, nagiging 40 pesos to 1. So ano po ba ang dapat nating gawin? Ganito po dapat ang tignan natin. Yung mga, ano, ang papagpilian po natin ganito. Ano ba ang purchasing power ng peso natin, ng pera natin? Kung meron kang isang piso, mas marami kang nabibili, no? Kisa sa 2 piso. Di siyempre, mas gusto mo na piso, di ba? Kung meron kang 40 pesos to $1, pero mas marami kang nabibili kisa sa 50 pesos to $1, di siyempre, mas gusto mo na yung 40 pesos. Hindi ibig sabihin, porque naging 50 pesos to $1 ka, mas marami kang nabibili. Hindi po ganyan. Kasi po, nagiging mas mahal ang bilihin. At kumukonti ang mabibili mo dahil doon. Kaya importante po na ang ating pera, ang paglalakas, hindi po dito sa money market kinakailangan, basehan po ng isang production. Production economy, no? Yan po ang importante sa atin. Okay, sunod na text. Si FBR, produkto ng West Point ni Uncle Sam. Kaya magaling sa Cywar. Doble cara, patago. Kinumbinsin si Duterte tumakbo pagka-presidente para mahati boto ng oposisyon para maipanalo si Marojas. Pero di umubra kay Duterte ang manok na anak ni Cory, kakuntsaba ni FBR at Tony Carpio, legal advisor sa privatization, pagbenta, pabarat government assets. Kaya Philippine, mahal kuryente, naglayasan factories, kaya dami unemployed. Consumers na hut-hutan root cause ng Juan Hikahos. Yan, siguro nga totoo yung sinasabi nyo. Kasi lahing trader to si Ramos eh, no? At tao ng kanu ito eh, no? Kanya nung nakita ko, nagganyan na siya. Siguro pinagalitan siya ng amo niya sa Amerika. Oh, bakit kami minumuran ng presidente? Kala ko ikaw may hawak diyan. Kanya siguro nagpalit ang kanta niya na sabi niya yung 100 days ayaw niya kay ano. Eh paano nga minumura yung mga amo niya, no? Good evening, Kabuch. Mas good nyo akong taga-subaybay ng Save the Nation Movement. Retired DepED WH employee, OFW, Saudi, Libya member of the Philippine Society of Mechanical Engineers, 2015. Wow. Anselmo de Gala, project proposal, joint elect, and irrigation to my province, Oriental Mindoro. Okay. Last text. Okay, sunod na text. The building at Fort Magsaysay for drug rehab can accommodate up to 10,000 persons. Wow, 10,000. Kala ko 500 lang. Mali pa ba ako doon? 10,000. Biro mo. And this building was put up in what? Less than 3 months. Di ba? Yeah. Ha? Nung buwat nang nag-usap-usap lang sila, mga 2 buwan, ang bilis talaga. Okay. Kaya na-impress naman ang presidente. Tingnan mo yung ginagawa ng kano. Dakdak nang dakdak itong si Goldberg sa embassy. Wala naman binibigay, no? Okay, ang ganyan na lang po tayo. Sa ngalan po ng ating mga katipon dito sa ating katipunan at ang mga magagaling na staff ng DZXL Radio Mo Nationwide. Kami po ay pansamantalang nagpapaalam at nagpapasalamat na sinamahan nyo kami ngayon ng Ora de Peligro ng ating bayan at ng buong mundo dito po sa ating katipunan. Hanggang sa linggo pong muli, mga katipon, 7:15 to 9 p.m. Magandang gabi po sa inyong lahat. Naputulan tayo ng kuryente. Nawalan ako ng trabaho. Wala na akong pantuition. Ospital na naman si nanay. Ano man ang iyong pinagdadaanan, huwag kang susuko. May pag-asa yan. Hello? Tawag ng tulong mula sa DZXL 558. Tawag ng tulong ng DZXL.